Yan, baka po meron pa nahihiya lang ha. Arlene, Sir Arlene, first time siya. Ayan. Church, praise God, congratulations, welcome po. Palapakan na natin kayo. Praise God. Ayan, dito ka na, ay dyan. Okay, ayan po si Anjo, tingnan nyo, baka masalubong ninyo ha. Ayan, tsaka si Donna, congratulations Donna. Ayan, dito ka tumingin, Anjoan. Gusto namin i-welcome ka sa Jesus is Lord. Wala tayong tinataas sa anong religion. Ang tinataas lang natin sa Jesus. Bakit? Kasi sino man yung, sabi ni Jesus, sino man napapagal, nabibigat ang lupa. Sabi ni Jesus, sila'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kapag tayo ay napalapit kay Jesus, ano pong problema, di po ba, ano pong pagbigatan, ano pong hirap ng buhay, nawawala, amen? Bakit binibigyan kasi tayo ng kapahingahan? Sabi ni Jesus, siya ang daan ng katotohanan ng buhay. Wala makapagawang sama kung isa ko yung magkakaroon. Kaya po si Jesus, tinanggap natin sa ating puso, tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan, kagaya ng pinangako ng Diyos sa chapter 16. Sabi na pang mga doon, kayo lalama ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay na ang kanyang buktong na anak upang kung sino masunto na tayo hindi na mapahamak. Ayaw ng Lord na mapahamak ka, kundi ang sabi ng Lord, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Bakit kailangan tayo sumunod na tayo kay Jesus? Kasi lahat tayo nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Jesus ang nagbigay ng buhay para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. Amen? Nais mo pong tanggapin si Jesus sa inyong puso. Amen? Simple, stretch your hand. Sumunod ka sa panalangin ito. Adyan ha? Taas mo ang iyong kamay, sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Kinikilala na ako ay makasalanan. Kaya sa oras na ito, ako po ay kumpakaong baba, naniniwala na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. At kung ako ay sasampalataya at tatanggap sa iyo, ako ay maliligtas, mapapatawad sa aking mga kasalanan. Kaya ngayon ang Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, ikaw na aking maging Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, in Jesus' name. Ako na ang mananalangin, Lord, salamat po sa buhay ni Adjan. Hindi nagkataon, hindi ang sekrete na siya napunta sa lugar nito. Kaya siya nandito, dahil mahal mo siya, kagaya ng ginawa mo sa aming buhay, gawin niyo rin po sa aming buhay, bigyan na siya ng magandang buhay, pag-asa, Lord, Panginoon, kaligayahan, kapayapaan, nagkaanakan ng puso. Salamat, pagpalain niyo po siya mula sa araw nito, ang kanyang buong samahayan, at turuan niyo po siyang lumakad ayon sa inyo. Salamat sa buhay po ni Donna na ginamit nyo para po si Aljan ay maisama sa buhay nyo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Congratulations. Donna, may Bible sa ikod. Okay. Ayan. Sige, you may go to your seat. Thank you so much. Amen. Gusto niyo po ba na ang kalangitan ay nagdiriwang lagi? Ano ang susi? Ano ang susi? Sabihin mo, mag-imbita tayo. Amen po ba? Kasi ang sabi ng Biblia, sa bawat isang kaluluwa na nakakalapit sa Panginoon, libo-libo ang anghel ang nagdiriwang. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, katabi, next week ha? Amen? Sino ang mag-iimbita next week? Taas po ang kamay. Amen? Amen? Praise the Lord. Next week at saka sa susunod na week, mag-imbita tayo. Ang dami pong kukuhan, kalahati. Amen po ba? Amen? Kaya punuin natin. Pupunuin ng Lord. Sabi mo sa iyo, katabi, pupunuin ng Lord ang lugar na ito. Amen? Palapakan na natin, Panginoon. Praise God. The best God of praise. Dito Lord. Magalaman sa Lord. Sa Lord.
at sa oras po ito. Ayan, hindi na natin pakapatagalin, no? Magda tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At alam ko, sa bawat mensahe, may pangako ang Diyos. At sa bawat pangako ng Diyos, ay may kalapit na pagpapala ang Diyos. Amen? Pag nangako ang Diyos, iyak, may gagawin maganda. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ayan, ngayong oras na ito, let us welcome. Ay, dadala po ng salita ng Diyos ang ating pong napakasipag at napakabait na Winhead. Amen? At outreach leader head ng ELA. Talabahan natin ang Lord sa buhay mo ni Kuya Elmer Novias. Praise the Lord! Palagpak nga po sa Panginoon. Yan po yung palagpak kami sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po, sino ba yung nagsasabing napakabuti ng Panginoon sa umaga nito? Amen! Amen! Talagang sobrang napakabuti na hanap po. Amen! Palagpakan po natin ang Panginoon. Po ako dati na nagsisimba, pag hindi ko nagsisimba, pero sinasausap ko lang yung aking kamay, tapos maya-maya umuwi na. Pero nung napunta po ako dito, talagang kakaiba ang pagsamba. Nararamdaman niyo ba kakaiba ang pagsamba dito? Dahil nandito yung Diyos. Ano po? Kaya alam niyo po yung awitin, napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka bakit ko po sinasabi po yun? Kasi literally ako, lumaki ako na napalipat-lipat ng bahay. Hindi po ako literally na tumaki sa aking mga magulang. Doon ako sa lula ko, sa mga tiyahin ko. Tapos, as 16 years old, napunta po ako dito sa Maynila at palaboy-laboy po ako dito. Opo. Pero grabe, noon pa pala, napakabuti na ng Panginoon, iningatan na niya ako. At ganoon din po kayo. Totoo yung pangako ng Panginoon, sabi ng Panginoon, yung kinuntipat pastor kanina. Alam ko ang panukala ko para sa iyo. Panukala para ikaw ay pagpalain, hindi pasakitan. Panukala para ikaw ay bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. Amen po ba? Amen! Palakpak po na yun. Hallelujah! Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord! Kulang, Panginoon, ang salitang salamat. Kulang ang salita na babanggitin po namin upang isalarawan kung sino ka, kung gaano ka kabuti. Salamat, Panginoon, sa privilegio, an opportunity, Lord, na makapaglingkod sa iyo. Salamat sapagkat pinili niyo po kami, tinawag niyo po kami sa isang layunin, Panginoon, upang walatiin lamang yung pangalan. Lord, sa umaga ito, hayaan mo, Panginoon, na ikaw lang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw lang ang maparangalan, Panginoon. Ikaw lang ang makita. Lord, ikaw lang ang maluwalhati, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Ang pamagat ko na ipabahagi ko po sa inyo ay pamagat ng mga dalawang misis ko na po ito na ibahagi. But, habang inaaral ko po kagabi, ay binago niya yung ingredients. Alam niyo po, kung dati pang ano lang, pang snack, ngayon pang ano na, pang dinner,
special dinner. Opo, talagang, alam niyo po, ang salita ng Diyos kasi hindi naluluma, hindi napapalis, lagi siyang sariwa. Alam niyo po, noong panahon ng mga Israelites, noong journey ng Israelites, ang mga Israelites ay nagutom, wala silang kain, nagreklamo sila. At tuwing umaga, pinagadala sila ng mana. Ng pagkain ng mana. Nung yung kagibay ng pupo ngayon na tuwing umaga, sariwa. At gusto ng Panginoon na umuha lang kayo, sabi ng Panginoon, ng sapat lang sa inyong makakain at huwag kayong maglalabis. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon na ang bawat anak niya ay sariwa lagi ang kakainin. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. At ang pangagat na aking ibabahagi sa inyo ay pinamagatan ko po itong be on your guard, have an conquering faith. Have an conquering faith. While you are guarding, we are talking about spiritual life because our spiritual life will affect in our whole being. Naniniwala po ba kayo na ang ating spiritual na buhay sa harapan ng Panginoon ay nakaka-apekto yun ng malaki sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? That's why God commanded us to be on your guard and have a conquering faith. He is telling us to be alert and be on guard. To be on guard means to be alert to various dangers, be still past your faith, act like a spiritual adult, ready for any attack from any direction. Amen? For any direction. Alam niyo po, nung bago'y katuwa ni Pedro, si Jesus, ang ating Panginoon, talagang nagyabang siya. Talaga, sabi niya, Panginoon, dadaan sila sa aking isa ibabaw ng aking bangkay. Handa po kaming mamatay, Panginoon. Handa po kaming magsakripisyo, handa po kaming mamatay, Panginoon. Pero nirebuke siya ng Panginoon. Sabi ko noon, nirebuke siya ng Panginoon. Simon, hinili ni Satanas na subukin kayo. Tulad ng pag-alis ng iba sa mga trigo, subalit idadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito bago tumalaok ang manok. Sa araw na ito, tatlong bisis mo ako ikakaila. Bakit po sinabi ng Panginoon? Bakit gusto ng Panginoon na be on your guard, not yourself? Hindi yung tatayo ka, magbabantay ka para sa iyong kalakasan. Alam ng Panginoon na mahina po tayo. Gusto ng Panginoon, katulad ng pag-rebuke niya sa, dahil si Pedro ay nagsasalita sa kanyang sarili. Bagamat totoo yung nararamdaman po natin na ay malakas ako, tatayo ako, malakas ang pananampalataya ko, pero kung nagre-rely lang po tayo sa ating kakayanan, ay hindi po tayo makakatayo. Because we are battle between we are not battle in the flesh and blood, but we are battle in the principalities of the air. Amen? We are battle sa mga bagay na hindi po natin nakikita. That's why, dapat alam mo kung sino yung kasama mo. Sabi ng Psalms 127 verse 1b, sabi na, unless the Lord watches over that city, the watchman stand in vain. That's why, alam mo dapat, pag tumayo kapag sinabi ng Panginoon, yes Lord, magbabantay ako, pero gusto ko Panginoon, samahan niyo po ako. Why? Kapag sinamahan ka ng Panginoon, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa mundo. Amen. The one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5, chapter 16 verse 13 to 14, maging handa kayo at magpakatatag
magtatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Dito po iinog ang ating pag-aaralan ngayon. Dito po iinog ang ating pag-aaralan ngayon. Paul pictures Christian's life. He's so believers as incense. Napakahalaga po na alam mo na worth ka sa harapan ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Dapat alam mo na hindi nagkamali ang Panginoon na tinawag ka. Hindi nagkamali ang Panginoon katulad ni Brother Alton ngayon. Hindi nagkamali ang Panginoon na niloob na nandito ka sapagkat mayroon napakagandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Giving forth the fragrance of Jesus Christ in their lives and labor. Magiging pagpapala ka. Magiging asin at ilaw ka ng sanlibutan sa ayaw at sa gusto mo. Kapag sumunod ka kay Kristo, ay maging pagpapala ka sa maraming tao. Magiging dahilan ng buhay mo para maraming magpasalamat at pagtiwala sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. To God, believers are very fragrance of Jesus Christ. That's why Jesus died on the cross. Amen. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God demonstrates His love for us. While we are all sinners, He died for us. Amen. Ipinadama, isinilarawan ng Panginoon ang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Napakahalaga po natin sa Panginoon. To other believers, we are the fragrance of life. That's why, sa ayaw at sa gusto mo, magiging mabangong samyo ka. Ikaw ang magiging dahilan ng iyong pamilya para makakilala sa Panginoon. Para mapagpala ng Panginoon, ikaw ang magiging dahilan sa iyong mga kaibigan para mapalapit din sila sa Panginoon katulad ng ginagawa mo ngayon. Amen. Christian's life are his and his service to God matters of life and death. But our service ay dalawa lang yung commendation or rejection. Yung service po natin, yung ating relationship sa Panginoon, ay matters yan sa Panginoon. Kaya dapat gawin ninyo, sabi ko nun, gawin ninyo ng may pagmamahal. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pagmamahal, na may kalapit na pagmamahal. Why? Kapag walang pagmamahal, ay basura ang lahat ng gagawin mo. Amen? Basura, pakitang tao, hypocrites ang tawag doon. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. That we will live on earth can mean life and death to a lost world around us. And be careful. That's why God commanded us to be guard. Hindi lang yung magpapantay ka kung sinong maparating. Bantayan mo yung sarili mo. Baka ikaw na ang nagiging katipisura ng kapwa mo. Amen? Bantayan mo ang sarili mo. We are talking about the spiritual life. Yung sabi nga ni Pastor, yung hindi mo lang pagiti, sometimes nagiging misinterpretation na yun eh. Nasabihin nung galit si Brother Phil. Galit si Pastor sa akin, hindi ako minitian, hindi ako kinamayan. Amen? Kaya ang Kristiyano, bawal ang nakasimangot. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal ang nakasimangot. Bawal ang nagpapakita ng problema. Amen? Dahil tayo ay lahat ay mananagumpay na. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Ito, paborito ko po ito. Sa Psalms 139 verse 13 to 16. Sabi dito, ang anumang sa aking sangkap, ikaw o Diyos, ang lumikha sa tiyan ng aking inay. Hinugis mo akong bata, pinuri. Inupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa
din. Lumaki ako roon sa iyong hindi. Sa iyo'y dinalilihim, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Amen? Kaya may kanta yun, yung kanta na ikaw lamang ang nakakaalam ng aking patutunguhan. Diba? Ikaw lamang may alam ng aking patutunguhan. Lord, hindi po ako makakapaglihim. Actually, hindi po tayo makakapaglihim. Kahit magkunyari tayong okay, madidesign ng kapwa mo na hindi ka okay. Amen? Bakit binigyan tayo ng discernment ng Panginoon? Ng discernment ng Panginoon. Kaya kapag nararamdaman, maging tapat ka sa nararamdaman mo sa Panginoon, sabihin mo, hindi mo okay yung puso ko. Lord, hindi okay yung nararamdaman ko eh. Hindi okay, Panginoon. Yung paglilingkod ko, walang appetite, walang love, Lord. Panibalikin mo yung pagmamahal, Panginoon, na ibinagay mo sa aking puso. O kung galing mo muli, amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God wants us to know that the battle, not us, but God. Be still, know that I am God. Amen. Be still. Be still, know that I am God. In some ways, I will declare that no matter what's happening around him, God was his refuge and strength, safe in the assurance of that he is God. He can wait on him. Even in the midst of chaos, he is still on his throne. He is in under control. Be still. Know that I am God. Whatever the battle you face, gusto ng Panginoon na maging steadfast po tayo, stand firm in our faith. Amen. Gusto ng Panginoon na lagi tayong nakatayo sa ating position. Into action. Ang ganda po ng ating anniversary team, di ba? Sabi ng revival, call to action. Urgent call to action. That's why before you act the action that you have, yung task na binigay sa iyo ng Panginoon, gusto muna ng Panginoon na mag-prepare ka muna to watch, to stand firm. Gusto ng Panginoon na prepare mo muna na dapat ay suot-suot mo ang baluti ng kalasag ng pakikipaglaban. Amen? That's why God, gusto ng Panginoon, be still knowing that I am God. Sabi doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ito yung lulusugin sina King Jehoshaphat ng mga kalaban. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Pinagpala po ang Panginoon. That's why God wants us to be stand firm. Amen. Alam niyo po, sa panahon ngayon, maraming bagay ang nagiging dahilan para ikaw ay madiskarin. Maraming bagay ang magiging dahilan para ikaw ay manghina. That's why God reminded us to be steadfast. That's why God reminded us to stand firm. Amen. Know that I am God. Sabi ng Panginoon, know that I am God. Ako ang kasama mo. Alam niyo po yung life verse
Panginoon ng company ay binigay po sa akin yung Isaiah 41 verse 10. While I'm longing na kung saan manggagaling ang help ko para mapagtagumpayan po yung battle ko, ginala po ako doon sa Isaiah 41 verse 10. Sabi nga, so do not fear because I am with you. Do not be dismayed because I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo po, yung bigat na malabal na parang nakasunod sa akin na lahat natanggal yun, nung binasa ko po yun, hiling ko po yun sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. While we need to be in God, because Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Naniniwala po ba kayo na malapit na ang pagdating ng Panginoon? Amen? That's why, gusto ng Panginoon na i-strengthen mo muli, i-activate mo muli yung pananampalataya mo at pagmamahal mo sa Panginoon. Sapagkat ito lang ang magiging sandata mo para makapag-move-on, para makatayo, para makakilos sa ibabaw ng mundong ito habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen. Why we need to be on guard? The uncertainty of time. Wala pong katiyakan. Ang tiyak lang, alam niyo po, ang tiyak lang kapag activating lagi yung faith mo sa Panginoon, yung pagmamahal mo, yun lang ang madadala mo. Walang katiyakan, kahit yung buhay natin, walang katiyakan, hindi po natin alam kung saan, kung kailan, at saan, at paano tayo magtatapos sa mundo nito. Pero ang tiyak, kapag activated ang buhay spiritual mo sa Panginoon, ay madadala mo yun hanggang sa humarap ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw na iyon. Ang araw na iyon. Hallelujah. Ang araw na iyon. Uuras. Uuras man. Ngunit walang nakakaalam. Araw o oras, unang oras na iyong kahit ng mga anghel sa langit o ang anak ng Diyos. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Amen. Naniniwala po ba kayo na malapit na malapit na malapit na dumating ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Ang kahirilan ng langit ay natutulad dito. Matthew 25 ay isang talinhaga ng 10 birhen. Makikita po natin kung paano dinescribe ng Panginoon ang paghahanda. Ang paghahanda. Ilaborate po na lang po ano. Mayroong 10 birhen. Ang lima ay matalino, ang lima ay hangal. Habang sila'y nag-aantay sa lalaking ikakasal, ay nadili ang pagdating hanggang sa maghahating gabi. At biglang mayroong sumigaw na dumating na ang ikakasal! Dumating na ang ikakasal! Sabi ng TV, dumating na ang ikakasal! At yung mga hangal ay humingi doon sa limang mga matalino. Sabi, bigyan ko naman po ako ng ano, bigyan ko naman po kami ng labis sapagkat mauubos na yung ilawan namin. Sabi, eksakto lang yung aming langis eh, para prese. Sabi, kung gusto nyo, pumunta muna kayo, bumili muna kayo ng labis, sabi niya. Bumili muna kayo ng labis sa tindahan. At ang lima ay nakasama doon sa kasalan. At biglang nagsara ang pintuan. At kumatok, bumalik ang limang hangal. Sabi ng limang hangal, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo ako. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Alam ko, wala pong hangal dito. Alam ko po, lahat po tayo ay matatalino sapagkat
ay binuksan na ang ating kaisipan kung paano tayo makakasama sa Panginoon. At paano tayo makakarating doon. Amen? Amen? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen? Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Amen? There is a promise of reward to those who are vigilant. Mapalad ang mga aliping na abutan nagbabantay ng pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya, paupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung mararatnan silang handa pagdating ng Panginoon. Maging hating gabi man o hating gabi o araw man. Amen. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yun ang napakahalaga na reward na dapat natin pag-ingatan. Dapat natin, huwag po natin i-take for granted yung pagkakatawag po natin sa Panginoon. Dahil lang sa may inainisan ka, dahil lang sa mayroon kang hindi nagustuhan, umalis ka na. Alam mo sinong tao ikaw. Hindi yung taong kinagagalitan mo, hindi yung taong inalisan mo, hindi yung church na inalisan mo ang talo, kundi ikaw. Amen? Ikaw mismo ang talo. Amen? Palapakan mo natin ang Panginoon. Why we need to be on guard? We should be on guard our heart and mind because it's there. The decision of me are made our lives and as well as others and directly impacted by our heart. Guarding our heart is essential in context of sin because it helps you to protect your innermost self from deceptive allure. Ibig sabihin yung allure, powerful attract of charm. Yung pagnanasa ng laman, yung mga nahuhumalin dito, yung nahuhumalin dito, dapat mahumalin tayo sa Panginoon. Mahumalin tayo sa paglilingkod, sa pagsunod ng buong buo sa Panginoon. It's a big our whole being. It's a big our whole being. Naniniwala mo ba kayo? Di ba kapag nagagalit ka, lahat na lang ng nakapaligid mo ay parang hindi mo sila gusto? Di ba? Lahat na lang ng iniisip mo ay gigatik. Lahat na lang ng iniisip mo ay parang ikaw ang pinatatungkulan. Ikaw ang pinatatamaan. That's why we must guard our heart and mind. Amen? Kaya sabi doon, sa Philippians 4:8, sabi doon, bilang magtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Whatever is true, whatever is lovely, whatever is pure, amen. Think about such things. Amen. Dapat isipin po natin. Alam mo pagka pinapasukan ako ng negative, minsan ginaganon ko Rebuke you. Ginaganon ko. Rebuke you. Wala kang buwang sa buhay ko. Wala kang buwang sa sarili ko. Wala kang buwang sa pamilya ko. Amen. Umbisa umiling akong ganon. Kapag nakakaisip ako ng hindi, alam ko hindi mabuti sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon yung iniisip natin. Amen. Yung bunga bilang ng Panginoon. Yung iniisip mo pa kaya. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang puso mo'y ingatan mabuti at talagaan pagdatian ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising.
ang nagbabantay hindi po natutulog. Mayroon pong mga gwardya na natutulog. Pero gusto ng Panginoon, dapat gising ka. Gising ang spiritual life mo. Manatili ka yung gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip. At di tulad ng iba. Di tulad ng iba, hindi yung katabi mo, kapatid, hindi yung katabi mo yan. Lahat po tayo ay gising. Amen. Yung iba, yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung mga taong hindi pa lubos na lumalapit ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Pero tayo ay lahat ay naliwanagan na. While we need to be on guard, dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi inaasahan, dahil nais ng Lord na makasama ka. Ayaw ng Panginoon na maliwan po tayo. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw, mapalad ang nanatiling gising at magbibihil at nakabihis na, hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng tao. Iba yung halimbawa, yung sinusundo mo, ang usapan nyo na, sige, susundin kita, ganitong oras mo. Tapos pagdating ko doon, sasabihin, ay, siganti ka, maliligo pa lang ako. Di ba nakakainis yun? Ayaw ng Panginoon yung ganun. Dapat handa ka. Dapat nakahanda ka. Kayo nga yung mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y makikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimpot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhan na pananalita at pabirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ng inyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga tao nakikiapit, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwiran o walang kabuluhan, sapagkat dahil na sa mga ito, ang Diyos ay nakukuhod sa mga suwail, kaya huwag na kayo makikisama sa kanila. Amen. Huwag po natin gawin biro ang pagkatatawag sa atin sa Panginoon. Huwag po natin gawin palamuti ang hallelujah, praise the Lord. Katulad ng kinabisnan po natin na Jesus Mariusin. Kapag nabibigla, Jesus Mariusin. Kapag nakita na aksidente, Jesus Mariusin. Amen. Dapat po, alam po natin gamitin ang pagpupuri sa nadatanging Diyos na kalugod-lugod na purihin at sambahin sa espiritual katotohanan. Amen. Malapit na po ako. Paano tayo magiging handa? Lagi, be watchful and pray. And be grateful in life. The guard must be prepared. The guard must be prepared. Ang guard po, natatanggal po kapag natutulog, pag naubutan ng kanyang superior. We must be prepared. Preparing involves calling upon the Lord, coming to God in relationship, praying, seeking the Lord with all our heart. Preparing involves calling upon the Lord. It means that you always ask the Lord, always ask help to the Lord, and activate your relationship to the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Pakikipag-isa kay Kristo. Kaso lang, sometimes naging reality, nagpapasalamat lang tayo kapag may achievement. Kapag may success. Sabi ng Panginoon, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Ngayon tayo magpapasalamat kahit na tayo sumaharap sa samot-saring magsubok, sapagkat ang Diyos din ang magbibigay ng daan para malagpasan mo ang mga pagsubok nila. Amen. Hindi po tayo nagpapasalamat dahil samot-sari ang ating mga problema, dahil sa ating mga pagkakamali. Nagpapasalamat tayo dahil mayroon po tayong Diyos
na sinasandigan at pinagkakatiwalaan ng ating buhay. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Paano tayo magiging handa lagi? Do everything in love. We should be everything with love because God is the master of love. It is our way to glorify God, and by doing everything in love, we become like Christ. Love is the fuel of everything that we do, and we know this through Christ commands. Sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, ay susundin nyo ang lahat ng aking mga inuutos. Kung iniibig, sino bang umiibig dito sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ang isang halimbawa ko ng umiibig ay yung unang umiibig sa kanyang asawa. Sino yung umiibig sa kanyang asawa? Amen. Ako talaga, hindi ko kinakahiya yun na kahit ayaw sa akin ng mga magulang at kapatid ng aking ng pamilya ni Sister Ivy, dahil iniibig ko siya, hindi ko tinitingnan yung mga ayaw, yung reaksyon nila sa akin, yung tinitingnan ko yung pinamahal ko. Oo! Yung tinitingnan ko yung pinamahal ko. Kasi siya yung pakikisamahan ko eh. Siya yung mamahalin ko. Amen! Si Lord ang mamahalin natin! Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Always be in love because love conquers all fears. Always activate faith, hope, and love. Kaya ang tatlong ito, mananatiling pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ang madadala lang po natin, yung pananampalataya natin, yung pag-asa natin, na makakarating tayo sa langit dahil sa pagmamahal. Nananatili tayong nagmamahal kay Jesus. Amen? Hindi yung achievement mo, Lord. Ang dami kong bahay, Lord, ang dami kong sasakyan, Lord, ang dami kong achievement, Lord. Ipasura yung sa lahat. Kung walang pagmamahal kay Kristo. Sapagkat gayon na lamang, amen, gayon na lamang ang pag-ibig. Sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaysa isang buntong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak bagkos magdaroon ng buhay na walang hanggan. Lastly po, magtatapos na po tayo dito. We don't have to give. Hindi po tayo mabibigo. Sino naniniwala na hindi ka mabibigo sa pagsunod mo kay Kristo? Amen! Lahat po tayo. But God will never abandon us forever, and He will help us to get back on track. That's why, position your place. Reposition your place. Prepare to action. Prepare to action. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin sa pagkalugmok, sa panghihina at kanyang hahanguin. Amen. Ibig sabihin, kahit na noong una, nakakilala ako sa Panginoon, wala pang isang taon, binigyan ako ng test ng Panginoon, test of faith, na pagkatapos ko ng EGR, ay natapon ko ako na nalitik ko ako. Ay, sumuka po ako ng dugo doon sa EGR. Sumuka po ako ng dugo na napakadaming itim na dugo during deliverance, preaching, during deliverance. Sabi ng doktor, si Dr. Bong de la Cruz, sabi niya, magpa-check up ka pagkatapos nito. At natuklasan na napukulbukul ang baga ko. Isa rin malala na. Ang sabi nga ng doktor, medyo mahirap na gamutin at ang aking atay ay namamaga dahil sa past life ko na palainom, manginginom, hindi lang palainom, manginginom. Umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, bakit kung kailan sinubok ang buhay ko, bakit kailan kung kailan nakilala kita? Sabi ko, paano yung mga anak ko? Panginoon, paano sila?
sabi ko, ang inaasahan lang yung trabaho ko, nagkatrabaho ako ng 500 a day. Kasi ako isang construction worker. Umiyak ako sa Panginoon. Habang umiyak po ako, sabi ng Panginoon, hawak mo ang buhay ko. Wala akong magagawa. Sabi, ano mang gustuin ko, ano mang oras na kunin ko, wala akong magagawa. At tayo, nagpasalamat po ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, oo nga, ikaw pala ang may hawak ng buhay ko, anong mang oras, kaya kong kunin. Sabi ko, salamat, dahil kapag ginuha mo ang buhay ko, makakapiling kita. Sabi ko gano'n, makakapiling kita. Pero kung ikaw ang may hawak ng buhay ko, Panginoon, kaya mo akong pagalingin. Kaya mo akong pagalingin. Sabi ko, kapag binigyan mo ako ng chance ng panibagong buhay, gamitin mo yung buhay ko para walang kita. Amen. After 3 months ng medication, alam niyo po, lahat ng nakita sa akin, yung TV, black and white ba yun? Yung TV na nakita sa ano ko, scar na lang. Scar na lang. Upo. At yung matay na namamata, yung namamata na matay ko, ay na-cure na. Purihin mo ang Panginoon. Kaming po, kapatid ng Panginoon. Hallelujah! Naniniwala po ba kayo na hindi po tayo iiwan ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Ano ang masasabi na natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Tapat ang tumawag sa iyo. Tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ang kanyang pangako. Amen? Ang pangako niya sa kay Abraham, sabi niya, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo, sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang inyong magiging lahi ay atupain ito. At ito ng Kanaan na iyong titirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aaring nila sa pampanahon at ako ang dahilang magiging Diyos. Tutuparin ang Panginoon, sabi ng Panginoon, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Alam mo ba ang pangako ng Panginoon sa iyo ngayon? Amen. Kung alam mo ang pangako ng Panginoon sa iyo, tumayin lang tayo. Amen. Praise God, praise God, praise the Lord. Last na po natin ito, may sabi ng Panginoon. Amen, praise the Lord, praise God. Sa oras na ito, remind, sabi ng Panginoon, remind you of my promises. Sabi ng Panginoon sa mga salita, amen, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will hold you with my righteous right hand. Yun ay pangungusap ng Lord sa iyo, anak. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sabi ng Panginoon, do not fear. Huwag kang matatakot, dahil kasama mo ako. Huwag kang mandulubaybay, huwag kang mandulumo, because I am your God. Amen? Sabi ng Lord, I am your God. Sino ba ang God? Sabi ng Jeremiah chapter 32, verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me to do? Meron bang mahirap na bagay na gawin sa akin? Sabi ng Panginoon, walang bagay na mahirap na gawin sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ano man ang iyong suliranin, last mo ang iyong kumay sa Panginoon. At itatap mo sa Panginoon. Kung iyan man ay problema sa tahanan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nakikita niyo po ang sitwasyon na meron ako. Ngayong oras na ito, nilalagap ko po ito sa iyo ng kamay. Tulad na sinabi ko sa iyo ng salita, come to me. All you are weary and heavy loaded,
ikaw na napapagandahan at gawin na pinagandahan at napapagandahan. Sabi lang kayo, oh, naman po ito. At ikaw ay aking pagpapanahin. Kayong oras na ito, ilapit na sa Panginoon. God is our strength. He is our great resources. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayong oras na ito, sino po yung may mga mabibigat na suliranin, may mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, o may mga pasanin, may mga sagilang karamdaman, pwede ba kayong anayahan dito sa unahan? At kayo po ay aming ipapanalangin. Kayo po ay sasamahan natin sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na ating lalapitan ay Diyos ng Himala. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Sige po, habang inaawit natin itong awit na ito, ito ang Diyos ng Himala. Babawi po lahat ng merong mga soberanin, mga paralangin. Ito man ay kagalingan. Nais mong pagdating ka ng Panginoon. O kaya, nais mong isuko sa Panginoon, Lord. Panginoon, nagkakalit po ako. Panginoon, tanggalin niyo po yung sama ng loob sa puso ko. Tanggalin niyo po ang pinagdadaanan ko ito. Tulungan niyo po ako. Tumapit po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. As we sing this song, Kakikang Diyos. Kakikang Diyos, sinasamba kita. Amen. Buong puso na kasuya. Yes, believe God is ready. Answer your prayers. Be ready to pray.
Pero bago yun, taas mo natin kami sa Panginoon, suko natin ang aking mga kasalanan. Kung meron kayong galit sa inyong kapwa, o tampo sa inyong pamilya, o kahit dito sa pamilya natin, dito sa iglesia ito, kung meron kayong kinasasamaan ng loob, ito man ay alam niya o hindi, ito man ay kasalanan niya o kasalanan mo, hindi natin ang tawad sa Panginoon. Ang maging masama ang loob kahit kasalanan niya at hindi ito nawala, kasalanan na rin sa Panginoon. Dahil ito ay kawala ng pagpapatawad. Kasalanan ito sa Panginoon. Sabihin natin, dakilang Diyos, amang Diyos na sumasalangit, ngayong oras na ito, nagpapagawa po ako. Linisin mo po ako. Uglasa mo po ako ng iyong balanag ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa galit, sa marang loob, inggit, karamutan, o anumang mga bagay na hindi na ginalugdan. Uglasa niyo po ako ngayong oras na ito. Iyakalay ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang maging hari, Panginoon, Diyos, ito ang pagligtas na aking buhay, Panginoon Jesus. At sa oras na ito, sananang palataya ko sa iyong salita, na ang hilingin ko sa iyong pananampalataya, ito po ay iyong gagawin. In Jesus' name. Amen. Amen. Sino? Heads, is lapit tayo sa bawat isa and pray. Kahit short prayer lang yan, importante. Ito ay hindi pa lang palataya. Amen. Believe. Hallelujah. Yes. God is here. All my needs.
Ito ang pangako ng Diyos sa bawat isa.